nga hindi pa po nakain ng almusala ng kagabihan. Oh. May baon naman akong dalawang tirapay. Tama na kakulong. Inaman po ng dalawang basong tubig. Tama na yun. Dalawang tinapay lang. Dalawang tinapay. Dalawang basong tubig. Stay safe, everyone. God bless. Yes. Tayo kay Kuya Willie. Padala to ni shout out sa Ford family sa USA. Punta natin si Tay Willie. Katandaan di ba si Tay Willie? Si Tay Willie yung nag-iisa sa buhay. Biyudo, walang anak, no read no write. Dati yung bahay niya talagang hirap na hirap siyang matulog yung sa bahay niya. Sa tulong ng ating mga KSP katubang sa paglingap, na ipagawa natin yung bahay. Ngayon, komportable na siyang natutulog. Hindi na nakabaluktot sa isang sunok. Kaya tuloy-tuloy pa rin pagtulong natin ang kapamilya. At napakahirap sa isang tulad ni Tay Willie, no? Tara, sama natin si JM and si Mark. Napakainit. Sobra. Alauna e media. Napakainit ng panahon natin ngayon, sobra. Kaya lang siyempre, nasamantala natin kasi baka mamaya mag-umulan na naman. Kaya kapag ka umiinit, sinasamantala natin yung mga paghatid ng tulong sa mga kababayan natin kapuspalad. At tulad ngayon, papunta kami ngayon kay Tatay Willie. Mga tanim na si Tay Willie. Huwag ka makapakap. Yeah, tao po. Nayata si Tay Willie. Wala si Tay Willie. Wala po. Wala ano. Baka nandun sa dasa kakahuyan na naman. Sa ilog. Tara, punta natin. Sumahan niyo po kami. Medyo malayo. From there hanggang dun sa ilog. Yung sa kinukunan niya. Siguro mga 1 kilometer. Alam mo si Tay Willie ho, bihira namin ito matimpuhan dito. Early morning, umaalis na po ito. Pumupunta na ng kagubatan. Kumukuha ng kahoy, kumukuha ng kawayan. Binibenta niya sa halagang yung napakahabang kawayan. 3 piraso, 100 pesos. Pagod sobra. Ayan. Alauna ay medyo ng hapon. Tara, punta natin si Tay Willie doon. Ayan po si ano si Tay Willie, pinapaatong niya yung mga kinuha niyang kawayan. Diyan niya dinadaan para ibenta niya yung mga kawayan. Opo. Ayan si Tay Willie. Naandun sa unahan. Andun sa unahan yung mga kawayan. Nanguha ng kawayan si Tay Willie. Dito, Tay Willie. Pagka may pagkain lang ako dito, lagi ako dito
tatalimutan na lang, yun ang tour ko. Pag wala, di, yun, kawayan niya. Tulad kanina. Nakita ka namin. Nandun ka sa ilog. Sabi ko, malayo. Si Kuya, ipinipala yung sisigaw sa akin. Nabusis ko agad. Sabi ko, yun, nabuhay yung aking kuwan. Mga pag-asa. Pag-asa. Pilipilit ko na lang kahit mainit. Magkano yun, Tay Willie, yung ganong dami ng kawayan? Yung lahat, ko pin yun, may gitata sa po yun. Magkano yun? May alaam. Magkano? 200. 200? Oh my God. Ang isang kawayan, napakahirap kunin nun. Napakahirap pa sa puno. Simula kaninang umaga, hanggang ngayon, hindi pa nga ako nakakain ng tanghalian at wala nga akong bigas. Oh. May baon naman akong dalawang tinapay. Oh my God. Kaya sabi ko, mamayang mga... Dalawang beses na kaming punta rito, Tay Willie, di kami natin siyumpuhan kasi early morning umaalis ka na. Dumarating ka daw hapon. Oo, katulad kanina. Oo, kung hindi ka namin pinasabihan, baka di tayo nagkasimpuhan na naman. Mabuti nga at tinawag mo ako doon. Oo. Ngayon, mga ilang oras ka kumuha ng kawayan na yun? Eh, nag-alis akong mag-umaga ko, Evan. Ngayon lang akong hapon nag-betting diyan. Oo. Hirap talaga ng buhay, Tay Willie. Kaya nga, hindi pa po nakain ng almusala na kagalian. Oh. May baon na may akong dalawang tinapay. Tama na ka po yun. Inaman po ng dalawang basing tubig. Tama so, na yun. Dalawang tinapay lang. Dalawang tinapay. Dalawang basing tubig. Eh di, nataraos na rin yung kagutuman. Kakakutin ko naman yun mamaya. Pag bibenta mo yun. Oo, oh, bibenta yung ko yun. Yung daming yun, takakaba ng kawayo na yun, 200 pesos lang. Kasi ang iba dyan ay nagre-reklamo mo pa nga. Mahal daw yun. Mahal daw. Ang bihira. Sila kumuha ng kawayan na yun, Diyos ko po. Eh, kahirap-hirap na, yung puputulin mo at hihilahin mo yun doon sa experience ko yan. Yung, mahirap kunin yan. Yung iba, marunong na makiramdam naman. Oh. Hindi naman nagsasalita na kung ano-ano. Pagka yung iba naman ay mga halik kilo daw, kasi lago, mura. Ang hirap pa niyan, Tay Willie. Pawis-pawisan ka sa paglakad, sa pagputol ng kawayan. Pagkatapos, obligado kang magbabad sa tubig para dalhin mo yung kawayan, ipapaanod mo. Kaya, aabutin mo, sakit. Oh, pawis-pawisan ka, plus mababad ka sa tubig. Bahano na ako ang nasa itaas yun. Kasi ako naman ay kahit nag-iisa na sinita pag mabuhay pa. Yun, tatanim-tanim ko dito pagka mayroong pagkain. Dami mo nang tanim, Tay Willie, oh. Kalabang ko lang. Dami mo nang tanim. Kalabang ko lang dito, baka, kwetrin. Kambing. Pero sabi ko, pinapakiklabang ko naman. Huwag lang ako yung, ano, ilalapit sa tanim ko at wala namang kako kung inaasahan iba. Oo, yan lang tanim. Yun lang tanim. Oh, Tay Willie, yan ba ito? Pag ulam-ulam mo, oh. May talaga si kwetrin ay, ano, nabuhay yung aking kaluluwa nung matawagin mo ko doon sa tabi ng ilog. Ibig sabihin, Lolo Willie, habang inihinam mo yung mga kawayan, patay yung kaluluwa mo. Nawala yung aking ano, nawala pati yung gutom ko. At sabi ko, may pag-asa na ako si Warfrey. At tinatawag ako, oo. Kaya tinamba ko lang doon sa tabi ng ilog. At, baka naman may naghila ng iba noon. Eh, bahala na sila noon. Hindi naman ako magpapagod noon. Ikaw, sila naman ang magpapakapagod naman noon kung saan nila dadalhin. Ang bihira. Nangyari na sa akin, kuwapirin niyan dyan. Nangyari na sa'yo? Oo. Kinuha mo yung kawayan, dinala mo, tapos... Dinala doon, sa kura, doon sa ibaba. Ay, sabi ko, wala yata. Kawa naghirap, di ba na kinabang? Oo. Ay, wala rin ka kung kanyata, Bible yung bigas. Hinayaan mo yun. Hinayaan mo na. Oo. Ito lang pang ko. Bait naman ni Tay Willie. Kasi doon sa ako, nahinilalaan naman ako niya. May puno niya. Bait ni Tay Willie. Hinayaan na lang niya. Hinayaan na lang. Bali sa Tay Willie, ano po madalas iniiwan yung mga kawayan? Eh, pagka mayroon sa akin na, na dala mo niya kung mga lima o sampung piraso, saka po nakuha niya. Hindi po Tay Willie, iniiwan po dyan sa may tabi niya? Oo, iniiwan ko lang. Saan po dyan? Baka mapadaan naman. Doon sa may lugar na yun. Malayo-layo pa naman. Okay na bahay mo, Tay Willie. Ang tawagan ko ni Kuwapirin ay nabuhay ang kuwan ko. Sa ako ay parang nawala yung gusto ko. Tay Willie, mayroon pa kaming dala sa'yo dyan. Kasi, gatas. Gatas. O ba talagang
malakas ang tuhod ko na naman ito. Siyempre, hindi kompleto tayo, Willie, pag walang asukal. Walang asukal. Siyempre, pag nakapagtimpla ka na, tayo, Willie. At saka ito, pagkala, kakain mo ko ng ganitong kuan, matatagpati siya tiyan. Hindi na. Ay, Willie, ito pa, meron pa tayo. Meron pa tayo, Willie. Pamputin. Kapag talagang may pang ano pa, yung anong tawag ito. May tutulak. Pantulak. Yan tayo, Willie, kahit wala na yung palaman. Oo. Ayun, ito pa, kuwa, yung mga binigay mo sa akin, binigay mo sa akin na ako, no? Ayun, natakwalaan naman yan. Oo. Wala kasi naman ang nagnanakaw sa gamit mo. Eh, bahala na tako sila. Ako naman ay, ano, hindi naman, marami naman makakakita dyan na mga kalapit ko. Di ba may kadena na ito dati? Oo, ay, na, yung tinanggal ko at kon. Ang tanggalaan naman yan. Yung bigas. Yung bigas, kay Willie, pasok mo na doon. Yung bagas mo, pasok mo na dyan yan. Ilang araw mo yan, Tay Willie? Sabihin mo, kakabutin mo yung mga sabuhay. Ilan bang saing mo? Wala lang, mga karakalahating sako lang. Karakalahating sako. Mga isang puno lang dito. Oo. Isang kainan mo yun, Tay? Isang kainan yun. Sobra pa nga. Oo. Nasubra pa sa akin. Nasaing ka ng gabi, kasama ng almusalan mo. Yun. Oh, very good si Tay Willie. Katulad niya, wala akong ibang inaasahan kundi kung hindi nga tayo nagdating sa buhay ko, palagay ko hindi ako kompleto ang buhay ko na ano. Kasi kailan nga ang tiyara-tiyara ang kong trabaho dito, magtanong tayo pag may pagkain. Kaya nakikigasap ko sa may mga baka na huwag naman ka akong alpasan yung mga hayop ninyo. Pagdating ng panahon, tayo rin ako magkikinabang niya. Makakahigit na makakoy sa akin ang lagain. Mga kapati, ang mga milantikiniya, nabaling ko. Maraming salamat po sa Ford family. Ford. Muntik na maging pork. Kasi magagalit sa atin yung Tay Willie. Wala na kasi yung kuwan na magiging kuwan. Hindi na buo ko ng kuwan ko salita ko. May rason, may rason. Wala lang ipin. Nakahagilap ng rason si Tay Willie. Ford. Pag natatawa na baka magalit sa atin yung Ford na nagiging pork. Singaw na Tay. Tay. Kumusta na yung chicks mo pala? Hindi lang ko ever nag-iintindi niya na medyo... Bahan? Medyo... Kala ko po tayo nung kasi nung huling punta natin dito, meron kang kinikwento sa amin na kumaga babae na... Napupusuan mo? Oo, napupusuan mo. Ay sa akin, girlfriend ni Kwan, parang... Ano na... Nagkukwala ko at makaka ko ay... maparamay lang sa kahirapan ko. Hindi ko dinisira na dalhin dito at sabi ko ako nag-iisa lang, naghihirap ay makuha pa ako ng papahirapan ko. Kawawa naman. Ang galing ni Tay Willie. Tama yung Tay Willie. Kung ikaw nga nag-iisa sa buhay, naghihirap, kukuha ka pa ng isa pa, dadamay mo pa sa kahirapan, di ba? Kawa, tama. Very good. Sana lahat ng tao, lahat ng lalaki, may kaisipang tulad ni Tay Willie. Kasi yung ibang lalaki, sige lang, di sila nagmamalay, isang dosena na yung anak nila. Walang kakayahan. Kawawa yung mga anak nila. Sana lahat ng lalaki, Tay, tulad mo may kaisipang ganun, ha? Tay Willie. Unang-una, lahat ng mga kwan natin ngayon, nagtataas ang mga presyo ng bilihin. Oo. Ay ngayon, kung kuhahanap ako ng kasamahin ko dito, ikaw, awa naman, baka kung magkatatakbo ako dyan sa ilong. Oo. At baka sabihin, wala na tayong pagkain, magtrabaho ko dyan sa ano. Oo. Hindi na, may ko pa sa kahirapan ko. Very good si Tay Willie. Ano naman yung kinikita niya sa kawayan? Oo, katulad niyan. Early morning, umaalis na siya para kumuha ng kawayan, bebenta niya. Sa tutulaan, simula kaninang pagkuhan ko, pag gising ko, maga-maga, ininom lang ako ng basong kape, nag-alis na ako. Ang ngayon lang akong hapon na nagdating. Oo. Yung pagkakita ninyo, kuha rin mo sa akin. Sinisigawan kita. Sinisigawan mo ako.
hindi pa ako sa totoo lang, hindi pa ako nakain ng tanghalian hanggang ngayon. Pero may pasiguro naman akong dalawang tinapay. May mainit ka dyan tubig, tay? Wala, wala ako. Oh, ay sana kung meron, timpla ka agad ng gatas, may tinapay ka dun, oh. Nag-inom lang ako ng dalawang basong tubig, saka yung dalawang tinapay. Kasi pag-arga nitong mainit naman, hindi ako gano'n pa. Na-equal lang ako pag umaga. Hindi kaya ang pangkapin ng panahon ngayon. O baka might stroke ka. Pag lalabas ka tayo, Willie, pupunta ka sa gubat, sobrang init, ha? Laging magdala ka ng tubig. Lagi kang magdala ng tubig kasi yung mga ganyang edad, yan yung madalas biktima ng heat stroke. Yo. Malapit naman ko ay pero doon ang ano, yung buro-buro. Meron naman pala doon. Tsaka pag nasa ilog ka, bihira na ma-heat stroke diyan, eh. Pag alam mong init-init ka na, 'di babad ka na sa tubig. Puputol ko ng kawayan ko, pero pag medyo tuyo-tuyo, ano ang gagawin, tatakbo ko sa ilog. Ko naman malamig. Presko sa katawan. Sige tayo, Willie, ha? Init ka ng tubig para may merienda ka. May tinapay dyan, may gatas ka. Yung pera mo, ha? Pambili mo ng ulam yan. Ay, maraming salamat ko, Atrin, sa inyo lahat. At parang ngayon ay nabuhay na ang kuwan ko sa mayroon na akong kukonsumuhin sa pagkamas-gamas ko na naman. Matanim ka? Sige lang, ang tanim ko dyan ng mga gulayin siya ka, mga ano, balinuri, bunor. Pagdating ng panahon, edi pareho kami dito makikinabang. At yung mga kapitbahay ko, eh, pag sabi sa lupahin, eh, bibigyan ko naman sila. Very good. Kasi para sa lahat naman yan. Galit po kay Willie. Galit lang kung nanakawi nila. Ayun, siyempre, naman, oo. Oh. Kasi mabuti yung magsabi sila ng totoo, wag lang nilang nakawi sa akin. Oo. Oh. Paalam naman. Respeto. Correcto. Bali po tayo, Willie, yung dalawang tinapay na sabi mong dala mo kanina, naubos mo po? Wala pong tira? Ay, ngayon wala ako. Tihati, ano po si tayo, Willie? Dala na kasi ako pagka na subukan ko na yung tira kong kanin dito, kain ang kain ako. Ngayon, nakalimutan kong mag-inom ng tubig. May masama na yung pakiramdam ko, para nang nag-iisa-isang paghinga ko. Wala. Nagtakbo ko sa labas, nandiyan pa ako. Oo. Takbo ko sa labas at parang akong delikado na ang buhay ko. Oo. Ang ginawa ko para lundag-lundag ako. Oo. Parang na ginawahan yung pakiramdam ko. Oo. Ano yun? Parang barado na yung pagkain, yung kinahin ko. Parang ano, hindi na ilalim. Yung nabulunan. Parang kang nabulunan. Ay di, sa awa ng Diyos naman ay nakahinga ako ng maluwag. Yung nakainom ako na isang basong tubig. Oo. Masaba pala ka ako yung lalabu-labuhin ng kain. Oo, hindi pwede yung sandok, lunok, sandok, subo, lunok. Dapat may nguya. Ay, ang ulam pa naman yung ginisang balaw na ano. Hindi na ilan. Oo. Pakikanin yun. Katulad niya, galing pala ako sa pagkuha ng kabayan din. Oh. Yan po tayong iiwasan mo yung mga ganong ulam kasi makikanin talaga. Makikanin yun. Masarap naman kapang ulam pa eh. Balaw na binailan. Kami, ha? Ingat ka lagi, ha? Ingat tayo. May bigas ka, may pang-ulam ka dyan, may gatas ka. May panggastos pa. Panggastos ka, bili ka ng ulam, ha? Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Kuyprin, at GM, at sa inyo lahat na mga nagsusuporta sa akin na sa katulad ko na hirap na hirap talaga sa akin sa buhay. Kung hindi magtiyaga sa gaya ang trabaho, hindi kakain. Okay. Tayo, Willie, alis na kami, ha? Opo. Okay. Stay safe, everyone! God bless!